Kaya tayo nandito ngayon dahil kay Sir Ferdy, diba, kung naalala nyo, na-feature na natin siya dito sa agribusiness, sa na farmer from Bulacan. Siya yung nag-grow ng lowland cabbage. Yan. So, siya yung nag-invite sa atin dito at hindi ko ina-expect na kadiwa project pala ito ng Department of Agriculture. So ito yung mga products ni... Ito yung product ng kuwasa niyo. Kailangan ka ngayon. Ito, mani, repolyo, sitaw, palayak, okra, sili, sili panigang, talong, patola, pechay, kamote. May kamote rin. Tanim mo ng farmer niyo ito? Saka yung pa yung iba. Ang pa iba. So ilang farmer ang beneficiaries dito ngayon, sir? Yung sa inyo? Sa akin, sir. Kasi sir, yan, yung lahat ng member ko ng co-op, halos may produkto. May produkto sila? So, hindi lang lahat dito dinala. Kung okay. Ano lang yung kansya namin na kaya namin ubusin. Okay. So, nandiyan yung sibuyas ko. Ito yung sibuyas na tanim mo dati. Yes, sir. Ayan, o. Ano pa, sir? Ang... Sir, magiging regular na to? Regular na to, sir. Araw-araw? Okay. Araw-araw na. 6 to 6. 6 to 6. Dadaling ko na dito, sir, yung probinsya. So, bukod dito, sir, sa Valenzuela, ano pa ang na-open mo na sa Valenzuela? Yung dati, nagdadala lang din kami sa Balintawak, pero wala kaming pwesto na ganito na talagang magpapagsak lang kayo. Dati, pagsak-baksak lang, pagka naubos yung produkto mo, alis ka na. Mm-hmm. Ito, buong araw to. Pag naubos yung stock, pwede tumawag sa UPED. Para magpadala. Dala. Tsaka doon sa Balintawak, wholesaler. Oh, wholesaler. Diba? E dito, retail ka. Pwede rin tayo, sir, mag-wholesaler. Mag-wholesaler ito. So, sa mga ano po, audience ng agribusiness, kung gusto nyo mag-wholesale, punta lang po kayo dito sa Valenzuela. 3178 Santolan Road, General T. De Leon. Oo, malapit ito sa General T. De Leon, McDonald's. Malapit siya. Likod ng Robinson, sir. Likod ng Robinson. Sino, sir, ang makikita nila dito? Ang regular na nandito sa tindahan ay yung anak ko, si Jovelyn Santos. Si Jovelyn Santos po ang hanapin ninyo para makakuha kayo ng wholesale kung gusto nyo mag-wholesale. Yung mga uling, saan nyo rin yan? Sa akin din sir yan, yung mga nabuhol namang ganong unisys. Para naman hindi masayang, ginawa natin uling. Bakit naman, Henry, andan yung mga cabbage yung sir na buhay pa, oh. Standing pa siya. Standing pa. Pwede ako mag-order ng mga malalaki lang ganyan. Actually, medium. Dito mo na lang pipitapin. Dito na lang. Kasi every other day, maglalaki na nagulay. Conforme doon sa demand. Opo. At least mas malapit. Malapit na. Hindi na kami pupunta ng Bulacan para mag-pick up ng vegetable si Sir Ferdy. Pwede na natin pick upin dito yung para sa requirements ng online palengke. Doon sa yung huli natin dito,
nag-request ko na una daw yung magbenta ng mga inaani nila yung benta natin. Oo. Ito na yun. Ah, talaga? May maraming nakapanood na ano? Ah, that's nice. At dun sa nag-request din ng learning center, ongoing yung training natin ngayon. Meron na. Sa pagpatanim ng repolyo at sige niya. Sa organic ang pamamaraan. Oo, galing nga. Bukas may session bukas. Bukas. Eh, kailan natin may schedule pala para palikan ka. Marami pala tayong updates. Siguro, sir, sa field day o harvest festival nung pinag-aaralan nila kayo. Schedule natin yan. Eh, maganda rin yung ano, maka-attend ng yung training mo mismo para makita nila yung detali kasi yan eh. Oh, sir, ngayon, ongoing yung training. Every Tuesday, dahil po opening ngayon, kahapon yung medyo busy kami, reschedule namin ng Thursday. Ng Thursday. Bukas. Bukas. Pero sa susunod, Tuesday na ulit. Tuesday na. Pwede natin simula sa umpisa, hanggang doon sa malaki na dyan. Kasi yung mga standing crab tayo na may papakita. Yun. So, abangan niyo po, magkakaroon po tayo ng bagong episode sa Agribusiness on cabbage farming, organically grown para sa lowland. Si Sir Ferdy ang Sir Speaker natin. So, marami ka ng ano, diyante. Kaya na. At dumadami pa. Dahil sa napanood siya. Ah, okay. Ayun, no? Laking tulong sir ng ating video doon sa itong mga partner. Maraming nagtetext sa akin na binigyan mo kami ng idea paano magsimula. Dahil sa biktima ng mga pandemya, pwede naman daw palang hindi puro trabaho. Tama. Pwede naman palang sa pamamagitan ng pagtatanim, mabubuhay ka naman. Mas stable pa. Hindi ka nila tatanggalin sa trabaho kung ayaw nila sa'yo. Ikaw ang magtatanggal. So, kasama natin dito direct si dating pangalawang pangulo ng Paksi ng Bulacan, Aresti. Maganda rin yung farm niyo, maganda rin pasyalan. Saan po yung farm niyo, sir? Sa Bustos naman ako. Bustos. Ano po ang crops niyo? Eh, ako ay... Maraming ang sa akin kasi ang taling ko ngayon, mga kamatis at sili lang. Sa meron akong grapes. Grapes? Oo. Saka meron din akong mga banana. At mga ray. Anong banana? Lakatan? Hindi, puro saba. Saba? Kasi tinaling ko nung ang problema nga nung nabagyo, nadali. Nadali, oo. Pero pa namin nagugulay sa amin, ano, hindi lang kasi masyadong kilala. Ang noon kasi sa gulay, Sanel de Poso. Hindi Bustos. Oh, hindi. Sir, ano pong anong organization niya? Ako po ang Maxi Chairman ng Bustos. Ano pong ibig sabihin ng Maxi? Municipal Agriculture and Fisheries Council Chairman. Ah, okay. Sa ng Bustos. Oh, sa buong Bulacan po. Ang bahay sa buong Bulacan. May mga fresh from sa farm po. Lahat po kasi fresh from the farm yung tinitinda ng kadiwa. Tsaka yung mga gawa ng ating mga small and medium enterprises na tinuturong natin ma-promote yung kadiwa po. Si Ma'am Menchi ng Department of Agriculture Region 3. Under sa po ng Agribusiness and Marketing Assistance Division po. Uh-huh. Kami po yung may hawak ng kadiwa na favorite project ni Secretary William Dar. At marami na silang na-establish na stores. Marami ng farmers yung beneficial. Marami ng farmers at associations po. Yung mga, lalo na yung mga maliliit na farmers wherein nadadala nila yung produkto nila direct from farm to consumers. Consumer. Farmers at saka fish box. Isa sa products ng mga small and medium enterprises. Si Ma'am Nori sa from Balintawak. Balintawak, Bagsakan. So, yeah. Isa sa mga Bulacan farmers. Oo. Isa din yung ito sa mga produkto binababasa sa Balintawak. Oh, I see. Direct from Bukit to Palengke. Oh, saan farm po nanggagaling ito? Meron po kami sa San Ildefonso. San Ildefonso, okay. Bulacan.
medyo 3 min po. Mas mura? Mas mura po. Kasi from mismo bukid, diretso na po. Kaya yung mga produkto namin napakuha, medyo 3 din. Mga medyo 3 rin. Tignan natin. Mga show natin yung mga produkto niyo. Ito po, tanim din ito ng galing na Pampanga, medyo 3, dragon fruit, papaya, lagi na po yung milong. Saan po banda yung pwesto niya sa Balintawa? Doon po, mismo sa may malapit, katabi po ng Pure Gold. Nakikita po doon sa Aloketsa, nakalagay po doon Bagsakan Market. Ay, yung susunod doon sa Pure Gold, papuntang north? Opo, kauna-unahang palengke. Okay, so yun pala, doon pala nakapwesto si ma'am. So, kung gusto niyo po ng murang fruits, hanapin niyo lang si Mama. Ano po pangalan niyo? Sorry, Ridad Fruits po kami. Ridad Fruits. Tandaan niyo po ha, yung mga naghahanap ng supply ng fruits, puntahan niyo lang po si Ma'am sa ano, sa Bagsakan Market. Ayun. So, Ma'am, pwede rin ako kukuha sa iyo ha. Bibigyan mo rin ako ng mas mababang presyo. Pwede na ako magtayo ng fruit stand din. Oo. Okay. Amin nyo kumukuha yung mga fruit stand, mga... Kasi nyo kumukuha. Kaya direct na tayo kay ma'am. Oo, direct na tayo. At meron din mo kasi kaming ano, online... Oo, maraming po kumukuha sa amin yung mga online. Kung mabibili po sa online ng ano, kikita po yung seller mo ng mga at least 30%. Oo, oh, I see. 30-40%. Ayan. Bobby Vegetables po yung inyo. Saan po kayo galing? Mamayan Benguet po. So, Benguet direct from Benguet? Yes. Wow. Oh, may strawberry. Oh, magkano? 110 po. Masarap. Hindi ka tumakas. Namimili ba kayo, Nay? Oh, masarap ka po. Ang lalaki. Mura. Katatapos ko lang nagtinda. Ah, nagtitinda ka rin? Nang almusal. Nang almusal. Tapos ngayon, bumibili ka na. Nang marikado ko. Mura ba, Nay? Mura daw eh. Magkano yan? Napa? Madang bili ako niyan. Pwede door to door po. Ah, door to door mo? From Baguio to sa amin? Yes po. Kasi may door-to-door po kami ng Laguna. Every Friday, pwede namin po sabay. Every Friday? Opo. Ano po ang, ano nun, ang, ano po ang requirement? Wala naman pong requirement. Ano po number of kilos, ng, ganyan? Okay na mga 10 kilos po. At least per crop? Per lahat po. At least 10 kilos, pwede na? Yes. Ating pungsaksihan ang ribbon cutting. Kasama po si Director Eduardo Lapus, Ma'am Menchie Nogoy. Kasama po ang mga farmers ng Bulacan led by Sir Ferdinand Santo. One, two, three. Yay! Congratulations po! Ayan, at formal na pong nagbukas ang ating Kadiwa ni Ani at Kita Outlet na kanina ang magmula pa po alas 6 ng umaga ay marami na pong namimili. Maraming salamat po sa mga taga Valenzuela na tumatangkilik po sa ating outlet. Aming kalikasan, tumpahan, maligo. At talagang kaaya-aya ang malinis, malamig. Atin pong nire-recognize ang mga kasama po nating farmers. Kasama po si Chairman Ferdinand Santos, si Sir Nagy Nunez, at si Sir Reynante Hoson po.